What's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayong panibagong reaction video about nga dito, pagsagot na nga nito ni Russell mga kapengyo. At dito mga kapengyo, hihimay-himay natin tong mga sinabi nga nito ni Russell ng Brusco mga kapengyo. At talagang ito, kasagutan na nga ba to? Dito kay Coach JC, kung bakit siya nawala ng trabaho at kung bakit siya nawala dito sa Brusco Bros. Ito sabay-sabay natin panoorin to mga kapengyo. At anyway mga kapengyo, bago natin simulan itong pagsalita nga dito ni Russell ng Brusco mga kapengyo, nais ko lang munang sabihin sa inyo kung bakit hindi na nga tayo gaano nakakapag-upload, kasi sobrang busy natin mga kapengyo. At yung mga solid kapengyo natin na sumusuporta dito sa Taiwan, na laging bumibili sa ating mga paninda, maraming salamat po sa inyong suporta. Grabe, sa araw-araw na lang mga kapengyo, talagang wala ko lagi talagang time. Pero inyo mga kapengyo, gigising ako ng alas 6 ng umaga hanggang gabi yan mga kapengyo, dire-diretso ang ating delivery. Kaya maraming salamat sa mga taga-Taiwan na solid kapengyo natin na sumusuporta. At talagang nakakabilib kayo. Saludo talaga ako sa inyo mga solid kapengyo sa pag-order nyo sa pang-araw-araw na mga deliveries namin dito sa Taiwan. Anyway mga kapengyo, tayo nang simulan. Ito sinabi nga ni Russell ng Brusco kung talaga bang ito na nga ang sagot na inaantay-antay natin ng ilang araw. Halos isang linggo na mga kapengyo na nag-antay ako talaga dito mga kapengyo sa sagot nga nito ni Russell. At tara, panoorin natin. Antay ko nang dinapag-training ng boxing kasi wala na akong trainer. Sa akin din nagtatanong bakit na-cancel yung labang ko, papaliwanag na lang siguro bukas kasi medyo wala na ako sa Wood King. Pero kung alam sa mga boxing-boxing na magta-train, bukas pag-training tayo boxing ha, i-train mo kayo yung magigit sa akin. Mag-beats. Oo, kasi wala na si coach, di ba? Sa mga hindi nakakalam, wala na si coach dito, wala na akong coach. Kung bakit siya wala dito, tanong nyo na lang sa kanya, siguro baka sabihin niya. Siya na nakakalam nun, hindi ko ba, namimiss ba si coach? Ako naman, namimiss ko si coach kasi wala na akong coach. Pero kung bakit siya wala dito, wala na tayong magagawa nyo, wala na siya dito. Ano? Russell, yun na yung sagot mo dito sa amin? Isang linggo tayong nag-antay. Papaliwanag na lang siguro bukas. Wala naman tao na hindi perfecto eh. Tapos ang isasagot mo Russell, itanong na lang namin kay coach. What the heck? Solid mga kapengyo, grabe nakakatawa ka naman tol Russell. Sana sinagot mo na, nag-vlog ka na eh. Ito yung inaantay ko nga sa'yo eh, na i-vlog mo nga yung nangyari nga dito kay Coach JC. Bakit nga wala siya dito sa Brusco House. Tapos eto naman yung isasagot mo, itanong na lang namin kay Coach JC. Papaliwanag na lang siguro bukas. Mag-isip-isip ka naman tol Russell, paano naman namin matatanong si Coach JC? Wala naman kaming contact niya. Kayo lang naman yung may contact dahil coach nyo nga siya. Pero dito, panoorin pa natin yung ibang sinabi nga dito ni Russell. Baka mamaya masagot nga niya itong tinatanong natin. So tara, panoorin pa natin yung iba. Ay! Ano? Sa mga hindi nagtatanong. Ay! Sa mga nagtatanong ko lang. Oo nga, mali. Sa mga hindi nagtatanong ba sila yung kanina? Ba, namimiss niyo ba si coach? Ha? Ay, hindi. Hindi namimiss si coach. Lahat ng girls ayaw kay coach. Kaya, basta, tarong niyo lang sa kanya. Bakit siya wala dito? Oops! Ayan mga kapengyo, rinig naman natin, galing na kay Russell yan at sa mga Brusco girls. At dito nga, sinabi nga ni Russell na ayaw daw ng mga Brusco girls dito kay Coach JC. Bakit nga kaya? Anyway dito mga kapengyo, meron din akong napanood na kapwa ko reactionist na si Utol Biyahero mga kapengyo, na sinasabi nga rin dito ni Utol na baka mga kapengyo ha, na nang bastos nga daw to si Coach JC. Pero dito mga kapengyo, hindi pa rin ako satisfied dito sa sinasabi nga nito ni Russell na itanong na nga lang daw kay Coach JC, baka masagot niya. Dahil nga yung mga Brusco girls galit nga daw dito kay Coach JC. Pero mga kapengyo, mahirap pa rin manghusga hanggat walang ebidensya. Tandaan nyo yan mga kapengyo. At dito, pwede rin tayong paikutin. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Lumalaban ako para kay Lord.
Yan ang sinasabi ko mga kapenyo. Hindi naman ako bias dito sa mga bros ko. O hindi ko sila hater. Kaso lang, Tol Russell, hindi ako satisfied sa mga sinasabi mo. Siyempre, lahat ng ginagawa natin para kay Lord. Para kay Lord. Diba ikaw na nagsabi na antayin sa vlog mo yung kasagutan at huwag kami magsalita dahil wala naman kaming alam. Pero ngayon, nasaan na yung kasagutan na sinasabi mo? At kung sinasabi mo, galit ang mga Bruce Cougars, pero naman ibang dahilan dun, pwede naman nagkagalit lang sila. Hindi naman natin pwedeng isipin na nambastos na kagad si Coach JC doon sa mga Bruce Cougars nyo. At kilala ko kayo mga Bruce Cougars dahil kung nambastos yan talaga si Coach JC dyan sa inyo, sigurado ako, hindi na nakalabas ng buhay yan sa inyo. At pangalawa, sigurado ako, kung nakalabas man yan si Coach JC, dinimanda nyo na yan. Kayo pa ba? Oh! Ako nga eh, nagre-reaction video lang sa inyo eh. Gustong gusto nyo na ako idemanda agad? Yan ba kaya na binastos yung Brusco Girls nyo? Diyan tayo sumasablay bugs eh. Huwag nyo naman kami masyadong paikutin dahil hindi kami pinanganak kahapon. Tandaan nyo yan. At dito mga kapenyo, hindi talaga ako satisfied dito sa sinasabi nga nila. Dito sa naging sagot nga nito ni Tol Russell. Hanggat walang ebidensya, hindi po ako maniniwala. So dito, pag si Coach JC na talaga sumagot at sinabi nga niya na nambastos nga siya dito sa mga Brusco Girls kaya siya pinalayas, eh talagang dito hindi na talaga ako maniniwala dito kay Coach JC. At dito malilinawan tayong lahat talaga sa sagot na to. Kasi naman mga kapeng, yung nag-comment-comment to si Tol Russell na sinasabi nga na wala nga daw tayong alam. At ito rin kapatid ni Jonah, si Ezra mga kapeng, yung na nag-comment din na baka daw mapahiya ako. Nasaan ang pwede akong mapahiya? Ba sa sinasabi nyo na galit ang mga Brusco Girls dito ay Coach JC? Oh my God! Hanggat wala kayong ebidensya, hindi nyo ako kayang pahiyain. Wala akong trainer ngayon, wala akong coach ngayon. Kasi si coach kasi yung kulit eh, yan. Wala tuloy siya dito. Pero taroon nyo na lang strike sa kanya kung bakit siya wala dito. Siguro sabihin nyo yung totoo sa inyo. Kung nawala si Coach dito, medyo matagal na rin. Ilang araw na ba wala si Coach dito? Hindi, 2 weeks lang yata. Meron siyang bagong ano eh, meron siyang bagong YouTube. Enough yung YouTube niya ngayon. Pero hindi naman siya nagpapatulong kung paano ma-recover. Ayaw niya tayo ano eh, bahala na siya. Ako naman, Tol Russell. Sinasabi mo na ayaw magpatulong ni Coach JC. Labot nga sa account niya. Marami nakakatawa talaga to sumagot mga kapenyo. Sino ba naman tao ang hindi magpapatulong sa Brusco Bros mga kapenyo? Alam naman natin na sikat tong mga to. Ay man ako siguro maging tauhan ng mga to. Ipapatulong din ako kaagad. Siyempre hindi na nagpapatulong yung tao dahil nahihiya na sa inyo yun. Kasi kung talagang may kusang loob ka Tol Russell, kayo na mismo ang tutulong doon sa tao dahil alam nyo naman na mahirap lang yung tao. Lumalaban ako para kay Lord. Lumalaban ako para kay Lord. At walang kaya sa buhay. Mag-isip-isip ka nga, Tol. Hindi naman sa binabash kita o hindi naman sa hater mo ako. Pero dito sa mga sinasabi mo, kumukonekta lang na ayaw nyo talagang tulungan itong taon to. Dahil ayun na nga mismo nagsabi, ayaw ng mga Brusco Girls dito ay Coach JC. Pero sana, bilang utang na loob na lang dahil tinuruan naman kayo kahit pinapasahod nyo pa, eh dapat man lang tulungan nyo man lang sa maliit na bagay. Pero kung yung sinasabi nyo na bastos nga talaga to si Coach JC o may binastos nga dyan isa sa inyo sa mga Brusco Girls, eh natural naman talaga na hindi nyo tulungan. Pero ang problema, wala pa rin kayong ebidensya, diba? Para husgahan siya. Dito mga kapenyo, sana malinawan tayo lahat kahit dumaan pala yan sa husgado mga kapenyo. Pagka wala kang ebidensya, tae ka. Kaya kailangan, ilabas nyo yung ebidensya na sinasabi nyo nga kung yun nga talaga yung minupunto nyo. Dahil dito talaga, Tol Russell, hindi mo talaga sinagot yung katanungan namin lahat ng mga fans. Diba mga kapenyo, nasaan dito yung pagsagot mo na inaantay-antay ko isang linggo nakalipas. Yun lang naman yung inaantay namin lahat na masagot mong maigi. Pero bakit wala? Nga nga lang. May flexibility ka sa adjust. Parang bias daw si KMG, inuurong niya tayo. Pero hindi naman talaga totally ako umurong, di ba? Hindi. Parang nawalan nga ako kasi ng coach, wala na ako ng trainer.
Si KMG, hindi naman siya bias. Kumbaga, ilalaban niya tayo kung may training, gano'n. Yung nakaraan nga laban, di ba, kay Boy Tapang, hindi naman siya bias. Lahat nga ng mga staff dun, ano eh, para kababayan nila, Bisaya, di ba? Yung referee, Bisaya, yung judge, Bisaya, di ba? Oh. Bias pa yung galon. Kaya tingin ko si KMG, hindi naman siguro siya bias sa amin. Tulad nga yan, si Billy Jack Sanchez, gusto niya kami makalaba dito. Pero, yun nga, makancel dahil nga, wala akong trainer, wala rin akong coach. Yun na lang yung dahilan talaga na, yun lang. So, ayun lang, para sa mga hindi nagtatanong, kaya magtanong na kayo. At ito na mga kapengyo, rinig na nga natin kay Tol Russell, sa kanya na nanggaling mismo. Para sa mga hindi nagtatanong, magtanong na kayo. Para sa mga hindi nagtatanong, kaya magtanong na kayo. Okay, Tol, pwede ba akong magtanong? Tatanong lang ako, sinasabi mo na ito si Makagago eh hindi naging bias or kung wala kayong training, hindi pwedeng ilaban. Tol, patanong ko lang, nung lumaban ba si Mr. Chulz kay King, may training ba si Mr. Chulz? Diba 8 araw lang ang training ni Mr. Chulz at lumaban sa Battle of YouTuber? Baka nakakalimutan mo, Tol. Yan, tanong ko lang yan, ha? Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit, ha? Baka mapikon na naman kayo dito sa aking panibagong vlog. Sige, kayo rin. Alam ng mga tao yan, nanonood sila lahat. At pangalawang tanong ko, Tol, kasi sa'yo na nanggaling, eh. Para sa mga hindi nagtatanong, kaya magtanong na kayo. Na pwede kami magtanong, di ba? So, tatanong ko ulit, pangalawang tanong. Ninasabi mo na Bisaya, ang mga referee, at mga ibang staff doon. Matanong ko lang, Tol, hindi ba tapos ng laban kay Idol Boy Tapang, yung referee, eh, tinanggal nyo? Nasaan nyo sinasabi nyo hindi bias? Di bali ng pangit. Marami naman tayo. Diba? Sobrang nakakatawa ka, Tol. Anyway, mga kapengyo, nakalipas na yon. Ayaw ko nang balikan yon, mga kapengyo. Baka na naman mamaya, mag-iyakan na naman tong mga to at magalit na naman sa atin, mga kapengyo. Kayo na bahala humusga at kayo na mag-comment down below kung sa palagay nyo, satisfied ba kayo sa naging sagot nga nito ni Tol Russell sa loob ng 1 linggo na pag-aantay natin. At ang gusto pa niya mangyari, tayo na ang magtanong kay Coach JC. Kayo yung mag-coach, ba't hindi kayo yung mag-usap para idahilan nyo o sabihin nyo dito sa vlog. Hindi yung sasabihin mo, maglalabas ka ng statement na isa tatanong pa namin kay Coach JC, bakit hindi mo na mismo sa bibig mo nang galing? At saka pangalawa, mga kapengyo, nagsabi din siya dito na sabi niya, bukas na lang daw niya sasagutin ang lahat. Babaliwanag na lang siguro bukas. Wala naman tao na hindi perfecto eh. Nag-antay ako hanggang kinabukasan. Alam nyo kung ano yung vlog niya? Nagpaderma ng muka! Grabe mga kapeng, yung lap trip to. Antay nang antay ako sa sagot. Yung pala, magpapaderma lang kayo ng mukha. Pero anyway mga kapeng, hanggang dito ko na natatapusin yung aking vlog mga kapeng. At syempre, bago natin tapusin tong vlog na to, hindi tayo nakakalimot sa mga solid kapeng natin na lagi sumusuporta. Kaya shoutout sa mga solid kapeng ko, Benzel Imanil, Dudong Bando TV, Obado Marker, Pinoy Vlogs XD, Rowena Sanchez, Angeliken, Dennis Muska, Richard Garces, mga kagala vlog vlogan, Jomar Patulot, Sanji TV, at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta ng mga solid kapenyo ko, lalong-lalo na yung mga nandito sa Taiwan na talagang solid sa pag-order sa araw-araw natin mga paninda. Thank you so much talaga. At ganun na rin sa lahat ng mga sumusuporta sa atin dyan sa Pilipinas, syempre lalong-lalo na sa Visayas. Kaya saludo ako sa lahat ng mga kapwa ko Bisaya. Mabuhay lahat ng Bisaya. Daghan salamat sa inyong mga suporta. Bye. At anyway mga kapenyo, hanggang dito na lang yung ating reaction video. At kita kayo ulit tayo sa mga susunod kong reaction video. Take you there.